Praise the Lord. Okay, lights on. Good morning. Praise the Lord. So, bago po natin pakinggan ang salita ng Panginoon, nice pong kilalanin ang ating pong bisita. They have graced us with their presence. Sila po yung aga actually, pero nasabi po 10 o'clock ang ating service. So, we would like to recognize Dr. Ray at si kanyang may bahay, awesome. Desan, could you please stand up? Ayan po sila. Sila po ang doktor natin. Sila po ang kasama natin. At nung po kami nagka-COVID, okay, isa sila po sa ating mga attending physician. So, we thank God for them for gracing us with their presence this morning. Amen. O, Pastora. Thank you po, Pastor. Magandang umaga po sa ating pong mga punong pastor at magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating pong mga bisita, Dr. Dizon. Ako po ay nag-work din sa ONA and nakasama po namin sa during the duty as well. At pinagpala po tayo sa umagang ito sapagkat nandito po tayo at nandito po ang ating mga punong pastor. At samahan niyo po ako sa pananalangin habang pong ipinapangaral at pinabahagi ang salita ng Panginoon sa umagang ito. At nawa po ang ating mga puso ay maging matabang lupa. At buong pagpapakumbaba po natin natanggapin na ang salita ng Panginoon at mensahe niya po sa ating lahat. Hindi po sa inyo, sa atin pong lahat. Amen? Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 2, verses 15 to 17. Tayo po ay magpapasimula dito at tayo rin po ay magbabasa sa Genesis chapter 3. Sa Genesis chapter 2 po, bilang introduction, sa 15 to 17, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin, pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. At tayo po ay lulundag sa chapter 3, pasimula po sa verse 1 to 13, para po makumpleto ang kwento. Ano po? Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh, isang araw tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno ng nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito ay mamamatay kami. Next verse. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay magkakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din nito. Next slide please. Nagkaroon nga sila ng pagkakaunawa matapos kumain at doon nila nalaman na sila'y hubad. Kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapat hapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, ang sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit ka kumain ng bungang ipinagbabawal ko? Verse 12, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki.
Bakit mo ginawa ang bagay na yon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Maari po'y nilanlang ako ng ahas, kaya't ako'y natuksong kumain, sagot nito sa kanya. Last po. At ito po ang title po ng mensahe ng Panginoon. Kung titignan po natin ang kwento, ano po, doon po sa chapter 2, Genesis chapter 2, maliwanag po doon actually when you, if you will read yung English version niya po, yung sa chapter 2 po, kinausap niya si Adan, ang lalaki po. At siya po yung kanyang sinabihan na makakain mo ang lahat ng mga bunga dito, maliban sa isang punong, bunga ng punong kahoy na ito. Siya po ang kanyang sinabihan. At mamaya po, meron po tayong maaaring tignan on a wider perspective. Ano po? Bagamat si Adan ang kanyang sinabihan, pero hindi po imposible na alam po yon ni Eva. Hindi po ba? Sila po ay magkatuwang. Sila po ay magkasama. At sa buong kwento pong yan, sila pong dalawa ay nalalaman nila ang utos ng Panginoon. You can enjoy everything. Nakikita mo ang lahat ng yan? Maaari mong enjoy lahat yan. Kainin mo lahat yan. Ano po? Itanim mo lahat. Gawin mo ang lahat ng gusto mo dito. Maliban sa isang bagay, wag na wag kang kakain dito ni hihipuman. Di po ba? Kakain at ni hihipuman. Maliwanag po ang utos ng Panginoong Diyos kay Adan. Di po ba? At nang dumating po ang Panginoon, alam po natin na alam ng Diyos ang nangyari. Ngunit po sa kanyang paglalakad, nais niya po na magkaroon ng isang tugon mula kay Adan. Alam niya po, because God is all-knowing, alam niya po kung ano ang nangyari. Hindi po ba? Kung tatanungin po natin, alam naman pala ni God yung mangyayari eh. Pero bakit niya hinayaan si Adan? Hindi po ba yun yung isa sa mga isang bagay na dakila sa Panginoon? Kahit siya po ay Diyos at mayroon po siyang, anong tawag po dito, destiny na meron po para sa ating lahat na naituro po sa atin ng napakaliwanag sa atin ng ating mga punong pastor. Pero binigyan niya po tayo ng kalayaan upang makita po niya kung ano ang nais natin na sundin at gawin sa ating mga buhay. Amen? At nang tanungin po niya, next slide po, tanungin niya po si Adan. Sabi niya, nasaan ka? At ang sabi po ni Adan, siya'y natakot po eh. Sapagkat nung panahon pong yon, pagkakain nila doon sa bunga ng punong kahoy na yon, nakaalaman kung ano ang tama at mali, ay nagkaroon po sila ng kaalaman. Parang biglang, napag-alaman po nila na sila ay hubad. At wala, ibig sabihin po, that time, wala pong mali siya. Ganun lang po ang kanilang pagkakalalang. Pero nakita niya na siya'y hubad. At siya po ay nagtago sa Diyos. At tinanong po siya ng Panginoon, ang sabi po ni Yahweh, kumain ka ba doon sa bunga ng punong kahoy? Ano po ang sinagot ni Adan? Tingnan po natin yung verse na yon. Ayan po. Sabi po niya, Panginoon, tingnan niyo po ang sagot. Panginoon, eh kasi po yung babae pong binigay niyo sa akin, pinakain niya po sa akin. Hindi po ba? Actually po, the Lord wants something, a good response from Adam that time. No po, kaya po yung title po na binigay sa atin ng Panginoon is pagsisi o pagsisisi. He wants something from Adam that time. Yes, he committed a mistake. Pero ano po ang kanyang sinabi? Oh Lord, tingnan mo yung babaeng binigay mo sa akin. Pinakain niya po ako sa bunga eh. Sana Lord, kulang yamo po itanay po ba? Sana Lord, hindi mo na siya binigay sa akin. O yan. At that time po, nang nilalang po ng Panginoon si Eva, nakita po niya kay Adan na hindi mabuti para kay Adan na siya ay mag-isa. Napakaganda po ng layunin ng Panginoon kay Adan upang siya ay magkaroon ng katuwang, hindi po ba? Hindi po ba? Pero sa bandang huli po, sinisi niya pa ang Diyos. Para bang sinabi niya, Lord, did it not pass your mind? Hindi mo ba naisip na
pwedeng pumalpak si Eva? O yan, kung di mo siya binigay sa akin, edi sana wala pong nagtukso sa akin na kainin ko itong bungang kahoy na ito. Pero di ba po, balikan po natin yung chapter 2. The commandment of the Lord is very clear to him. Huwag mong kakainin o hihipuin man ang bungang kahoy na yan sapagkat ikaw ay mamamatay. The instruction was given to him as a man. And as a head of the family, sa kanya po binigay yon ng Panginoon. But instead of acknowledging kung ano po ang naging problema ni Adan, di po ba? Kasi ang inisip niya po ang kanyang sarili. Nangatuwiran po siya sa Diyos upang linisin ang kanyang sarili. Hindi po ba? Ang blame niya po, ang Diyos una. At pangalawa po, ano po yung sinabi niya? Yung babae. Panginoon, ang babaeng binigay mo sa akin, siya po yung nagtukso sa akin. Sa buhay po natin, sa pang-araw-araw po nating buhay, sino po sa inyong nakaranas na sinisi na po kayo sa isang bagay na alam niyo po na hindi niyo po kasalanan? O kaya po, talagang may nagkapalpakan pero sa inyo po sinisi ang problema. No po? And sa ating pong buhay, araw-araw, isa po sa mga tao o nilalang na ating sinisisi maliban po sa Diyos ay yung ating mga loved ones. Hindi po ba? Bakit ka nagalit? Eh kasi itong asawa ko. Ito kasi mga anak ko eh. Kasi sila eh. Bakit ganyan ang iyong behavior? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Eh kasi po yung tatay ko ganito po eh. Barumbado po siya eh. Eh kasi po yung tatay ko ganun, nagkikristyano lang po siya eh. Kaya ako po, wala po akong ano. Eh kasi po yung nanay ko ganito po yung ginawa niya. Kasi po si kapatid ko ganito po ang ginawa niya. We blame our loved ones for our behavior. Ay, nandito si Nicole. Di ba, Nicole? OT. For us to understand people. Di po ba? It's part of it, right? The nurturing na sinasabi po natin, sa psychology po kasi, let's face it, we are created as human beings, but we have our environment po. Pag sinabi po nating environment, hindi lang po yan ang punong kahoy, ang bahay, ang hangin, ang lupa. Kasama po yan sa health na nag-a-affect sa tao. Hindi po ba? But part of our environment, nurturing po, no po, it's either we are being nurtured or we become malnourished, no po, because of these people around us. And part of our environment, kasama po yan, immediate family, our parents, yung mga kapatid po natin, yung mga anak po natin, kamag-anak po natin, kaklase natin, kamanggagawa natin, mga pastor natin, lahat po ng tao ay part of our environment. And they influences our behavior. However, kung babalikan po natin, hindi po ba kinain po ni Adan at ni Eva yon? At nagkaroon po sila ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. So therefore, as a person and as a human being, part of the gift that God gave us, kahit po by disobedience, they were able to get it, pero we were created as a rational being. Meron po tayong pag-iisip. At dahil po kinuha natin yon, so may definition po tayo kung ano ang tama at mali. Alam po natin kung ano ang tama at mali, hindi po ba? Kasi may kaalaman po siya eh. Kaya lang, sa atin po bilang mga tao, instead of us, kaya po, pagsisi o pagsisisi, kung meron man po na problema, kasi po sa psychology, and even I know, I strongly believe, sa spiritual side po niyan, it must be uprooted in us. Kailangan pong maalis sa atin yon. Kung ano man po ang pinag-uugatan, kung ano ang behavior na meron po tayo bilang isang tao. Ano man po ang nag-influence sa atin, no po, kaklase man yan, mga magulang man sila, o mga pastor po natin, o kung ano man, kailangan pong magkaroon ng uprooting kung ano po yung hindi maganda sa ating pagkatao, sa ating behavior. Kaya lang, as human beings, we tend to justify our actions.
Si Adan po, instead na sinabi niya sa Panginoon, hindi po siya nasulat, no po. Pero maaari po na hindi yun ang nangyari sapagkat hindi po siya humingi ng dispensa sa Panginoon. Ang sagot niya, kasi yung babaeng binigay mo sa akin. Ang Diyos po ang kanyang binalingan. At ang kanyang asawa pa ang kanyang binalingan. Alam ko po, hindi po madali yung mag-behave tayo. Yung ating pong behavior in actions, in words. Even yung gestures po natin is part of it. At hindi po natin ito pwedeng itago. Kahit po yung rolling ng ating mga mata ay may interpretation. No po? At alam po nila, di ba po ma'am? One of the ano po, sinasabi po, kinukwento ni Pastora sa atin, sometimes inaalaw ni Lord just looking into the eye of a person, you would see kung anong meron sa kanya. So all of these gestures, the body language that we have, ito po sa amin, part of the teachings po, no, ng training sa amin bilang isang nurse, these are cues when something is wrong sa isang pasyente. No po? Cues po ito eh. So sa atin din po, kahit sa daily life natin, these are cues kung anong behavior meron po tayo. And we cannot hide this, lalo na po ang mata natin. Di ba po sabi nila, these are the windows of our soul. When we are angry, when we are happy, hindi po ba? Kapag lumalaban ka, ang mata mo, pwede siyang lumitaw doon. Nakikita mo kapag ayaw mo, lumilitaw po siya doon. Hindi po ba? So we tend to blame our parents. And one time I was able to encounter one student na sinasabi niya po, ito po yung kanyang pinagdaanan. So he's rebelling. Nagre-rebelde po siya sa kanyang mga magulang. Sabi ko po sa kanya, anak, wala kang kasalanan, anuman ang ginawa ng iyong mga magulang. Kaya lang, kung nakikita mo na sira na ang loob ng iyong tahanan, sira ang relasyon ng iyong magulang, at ikaw bilang isang tao na meron kang pag-iisip at alam mo kung ano ang tama at mali, kapag yan ay sinira mo ang iyong buhay, sino ang sira? Ikaw pa rin. Kasi darating ang araw, mawawala ang magulang mo at ikaw na lang ang matitira. Kapag sinira mo ang buhay mo, sira na lahat yan. Kasi they tend to blame their parents for whatever is happening sa buhay nila. No po? Of course, tayo po mga magulang, we are accountable to God kung ano man po ang ating ginagawa bilang isang magulang. Pero bilang isang tao po na mayroong kaisipan, ano po? We have the capacity, no po? We have the gift of distinguishing between evil and good, between right and wrong. Ano po ang gagawin natin? Is it a response of the misbehavior of this loved one para tayo po ay mag-misbehave din? But at the end, we will be accountable to God. At the end of the day, sasagot pa rin po tayo sa Panginoon. Nagkasira-sira na, sisirain pa natin. So ano pong kalalabasan niya? Sira po lahat. And the second, ano po, the third person, di po ba? It's others. Kapag po tayo ay nagkakaroon ng mga sitwasyon sa ating mga buhay, ano po, God allowed me to experience this for the past few months, and just this week po, nakita ko yung lahat ng bagay na yan. And I want to believe, and I do believe, that is why He allowed me to experience it. Para maunawaan ko po kung anong ibig sabihin po ng mensaheng ito. We tend to blame others. Di po ba? Bakit ka nagwala? Bakit ka nagalit? Eh kasi ginalit niya ako eh. Bakit mo ginawa yan? Eh kasi yun ang sinabi niya eh. Di po ba? Bakit ganun ang naging action mo? Eh kasi ganun nga siya eh. Eh kung sanang hindi siya naging ganun, di sana hindi ako nag-react ng ganyan. I do understand that we have impulses, di ba po? Meron po tayong behavior na ganun. Pero alam niyo po, yung pong responses na yon, yung mga reactions po nating yan, even that, no po, nakatuon ang mata ng Panginoon sa mga behaviors po nating yon. And we cannot justify forever that because of Him, minsan, sangkanan tala pa rin, Pastor, tamo eh.
Kasi pastor eh. Kasi pastor eh. Kasi pastor makaniniya. Minsan po, meron pa tayong attitude that we don't want to attend church because of someone. Sangkanantala. Pero we have the gift of mind. And the life of Christ is in us. And the mind of Christ is being molded, shared, developed in us. Nakakalungkot po yun, hindi po ba? Just because of one person, gagawin po nating sangkalan o reason, justification for us not to go to church at tayo ay mag-backslide dahil sa Kanya. Eh, ang Diyos po, ang ating po bang kaligtasan, ang kabutihan po ba na ating tinatamasa ngayon, ang buhay po natin na mayroon po tayo sa Panginoon, is it because of Him or her? Hindi po ba ang Diyos po yun? Tapos isang bagay lang na magkakamali, tatalikuran po natin lahat? Hindi po ba yun ay isang sign na pong immaturity sa atin? Lalo na po ang ating relasyon sa Diyos. Opo, may kasalanan man siya o wala. Pero sabi ko nga po, di ba po nakasulat po yun, no? We will give account of ourselves to God. Hindi po ba? Sasagutin po natin yan sa Panginoon. And He will ask us, what did you do? Having my words in your heart, alam mo kung ano ang tinuro ko sa iyo. I've been an example to you on how to become meek, how to become a model to you. Hindi ba nagrema sa iyo yon? Lahat ng narinig natin at natutunan sa Panginoon at sa Iglesia at sa ating pong pananalangin at pagbabasa ng Biblia, hindi po ba nagrema sa atin lahat yon for us to justify our behavior? Noon pong tinanong ni sa Exodus 32 po, ay doon natin makikita yung pong pagkakamali na ginawa po ni Aaron. Kung bakit po siya nagtayo ng isang golden calf. Hindi po ba nagtagal si Moses sa bundok sapagkat ang Diyos po ay nakikipag-usap sa kanya at doon po ibinigay ang mga 10 kautusan. At habang pong sila ay naghihintay sa sobrang inip nila dahil gusto nilang sumamba sa isang Diyos, sila po ay nag-ipon ng mga ginto at gumawa po ng Diyos-Diyosan. At nang bumaba po si Moses at nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita sa panahon pong yon, ang sinagot po ni Aaron, eh kasi magwala na la. They're looking for a God to worship, so they collected gold. And so we turned it into a golden calf para lang meron silang masamba. But Aaron is a priest and he knows kung ano ang tama at mali. Pero inalaw niya. And instead of us, Lord, forgive me for doing this, ang sinabi niya, kasalanan do. Kasalanan nila eh. Kaya ako ginawa yan. Pinabayaan ko lang sila. Penusignan ko lang. Di po ba? And when Moses committed a mistake, the Lord told him, nung pong nagre-reklamo na ang mga Israelites, sila po ay pagod at gusto nila nang uminom ng tubig, the Lord God told him, you speak to the rock. Pero dahil sa kanyang galit at inis, sa kaguluhan na mayroon, katigasan ng ulo, pagiging reklamador, mga rebelding mga Israelita, ang ginawa po ni Moses, anong ginawa po niya? Pinalo niya ang bato. At nalungkot po ang Diyos sa kanyang response. At doon na po yung kadugtong kung ano ang naging kasaysayan ni Moses. Ang kanya pong dahilan is, meron di ko, Lord. May busit ko. May kapali ko bunto. I lost my temper. Because they're so rebellious. Wala nang ginawa kundi magreklamo ng magreklamo ng magreklamo at magrebelde sa'yo. May kapali ko pupunto kaya pinalo ke. But the consequence is, kahit kasalanan pa po nila
Sino po ang nagdusa? Si Moses. Sa atin po, sa ating mga responses, sa ating pong mga buhay, whether the blame or the accusation is real or not, the Lord is after our responses. Di po ba? We cannot justify to Him na kapag tayo po ay nag-misbehave at nakapagsalita ng masama o nakapanakit o kung anumang reaksyon ang nasabi natin. Di ba po, once na nirelease mo ang isang salita, hindi mo na siya pwedeng bawiin. Kapag nakasakit ka na ng damdamin, hindi mo siya mabawi. Lalo na kung wala ang pagsisisi. We tend to point our fingers to others para tayo po ay maging ganito. Para isang kanta mo po kung bakit ganito po tayo. Kaya lang po, we have to remind ourselves, lalo na po sa atin na mga anak ng Panginoon, and we know and believe and claim that we are the children of God, this is not the way the Lord Jesus behaved. Hindi po ba kayo yung po bang pagkakasulat ng mga kwento sa Biblia ay para lang magkaroon ng kwento? Para lang masabi na ang Diyos po ay totoo, o kaya magkaroon ng kwento? Hindi po. Part of the intention and the purpose of God is for us to learn from that story. And for us to meditate. Kaya nga po lagi po sinasabi ng ating mga punong pastor, mag-meditate kayo sa Word. Magbasa kayo, mag-spend time ng prayer. Makinig kayo sa mga teachings, sa mga principles, kasi doon po tayo nakakapulot at supplemental. Huwag po natin sabi, may masana ako eh. Kasi meron pong bagay na hindi natin nakikita o naririnig. Pero kapag ginagawa po natin yan at pagtsatsagaan natin na makinig tayo, meron at meron po tayong kakainin. Hindi po natatapon ng lahat ng ito. Hindi po ba? So, yun po yung kasaysayan na nangyari at marami pa pong kasaysayan. Even King Saul, ang instruction po ng Panginoon sa kanya is patayin lahat sa mga Amalekites. Walang ititira kay hayop. Pero, ang ano pong ginawa niya? Kinuha niya ang matatabang hayop at sinacrifice niya. Hindi po ba? Kasi nakita eh. At nang tinanong po siya ni Samuel, King Saul, hindi po ba ang instruction sa inyo is patayin lahat? Wala po kayong ititira? Eh sabi po ni King Saul, kasi dinala ng mga sundalo yan eh. Nakita nila na malulusog. Di hinain ko. At doon po lumabas yung to obey is better than sacrifice. Mas mainam po ang sumunod at mas mabuti ang sumunod kahit maghandog ka ng maghandog at maghain ng anumang bagay sa Diyos kung hindi ka naman sumusunod. Amen? And part of this, please allow me to share. Next slide po. Meron pong mga salita, sabi niya po dito, it's either we blame God, it's either we blame our loved ones, or other people. Sabi po niya, when we blame others, we avoid taking responsibility for our own actions. Kasi magpalusot ka. Yapin po yung kapampanganta eh. Magpalusot ka. Trying to clear your things. Yourself para ikaw ay luminis at yung iba ang mapagtuunan ng sala. Hindi po ba? Pero when God is dealing with us, actually all the time, siya po ay nakikitungo sa atin. Sa lahat po ng ating sitwasyon, sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, excuse, sa mga nangyayari po, sa mga bagay na pinahihintulot niya, di ba po, the Lord is after us, not them. When God allows us to be placed in that situation, He is after us. And the very purpose of God sa lahat po ng bagay na ito is yung building of character ng Panginoon sa atin. Hindi po siya. Tama po, marahil siya rin po ay mayroong pinapahayag ang Panginoon at tinuturo. Pero sa atin po, na pinili, na lingkod ng Panginoon, at ating pong sinasabi na tayo po ang nakakarinig ng salita ng Panginoon at nakakaranas sa Panginoon, He is after our behaviors, our responses, our reactions. Next slide po, sir.
And blaming others for our problems, thank you po, only keeps us mired in immaturity. Di po ba? We will not grow. Hindi na po tayo mag-grow kapag every time we are confronted by God. Alam niyo po, ang ating sitwasyon, actually, it's indirect. Hindi lang po natin nakikita ang Diyos. Pero when He uses people, God is confronting us of this kind of behavior, of this kind of attitude. Kaya po niya inaalaw ang mga ganitong sitwasyon sa atin. Hindi po ba? The response of our hearts, yun po yung tinitignan ni Lord. It's either we submit ourselves, we subject ourselves to this pagtuturo and the discipline of God, or we refuse it. And when we refuse it, ang gagawin po natin is isisi sa iba ang mga pangyayari. Hindi na po tayo mag-grow. Hindi na tayo magmamature. Hindi po tayo magde-develop. Next po. And we also forfeit, no po, inaalis po natin, tayo po mismo, inaalis natin ang mga pagkakataon na tayo po ay matuto sa ating mga pagkakamali at tayo po ay lumago. Kasi hindi po natin tinanggap eh. Parang sa student lang po yan. No po? Kapag hindi tinanggap ng isang estudyante kung bakit mali ang kanyang sagot, at ito po kasi every time we give an exam, we tend to rationalize kung bakit yun po ang sagot. Kapag po hindi in-acknowledge ng student yan, o mananatili na lang sa kanya yung mali niyang interpretasyon sa konseptong yun. No po? So, kahit po sa isang bagay na kunwari, meron po kaming skills demonstration, kapag hindi po yan tinanggap at pinilit niya kung ano yung alam niya at nakita niya based sa mga videos, kasi po, very rich ang internet ngayon. No po? And as instructors po, nandun po tayo bilang pag-guide. And ating pong mga pastor, ganun din po ang kanilang part of the roles po na meron sila. Kapag hindi po tayo nagpatama doon, di po ba, we lose all the opportunity, every opportunity na tayo po ay matututo sa ating kamalian. So every time na hindi po natin inaamin, ina-acknowledge sa Panginoon ang ating pagkakamali, we lose our opportunity to grow in the Lord. Mami-miss out po yun. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat siya po ay napakatiyaga na isang guro. Hindi kanya iiwan hanggang hindi mo natututunan ang lesson na yan. Kaya lang po, iikot tayo ng iikot sa sitwasyon na yon, at marahil maari pa pong lumala ng lumala hanggang di mo natutumbok kung ano ang dapat na gawin. Amen? Amen? Alam ko po mahirap ito eh. Lalo na when you are caught in the act. Di po ba no ma'am? Nahuli ka eh. O kasama ka dun sa sitwasyon na yon. Mahirap po yung umamin. Nagkapalpakan sa trabaho, tuturo mo sa iba. Instead na aaminin mo, sorry po, nagkamali po ako. Mahirap po ito sa organization. Just this week, inalaw po ng Panginoon na maranasan ko yan. Pero meron po kasing pagkakataon ng Panginoon na tayo po ay turuan when to keep silent and when to speak. Di po ba? Even Jesus, He spoke, He said words, pero hindi po siya nagmayabang. Binabalik lang niya kung anong sinasabi sa kanya. Are you the Son of God? Di po ba? Are you the Christ? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. In humility, ginawa niya po yun. At hindi lang po ang Diyos, ang ating mga minamahal, ang ibang tao, minsan po ang sinisisi natin madalas, sino po yun? Sino pa po ang sinisisi natin? Maliban sa Diyos, maliban sa ating minamahal, maliban sa ating kaibigan, sa mga ibang tao, sino po ang nami-mention natin na word? Sino pa po? Si Satan. Kasing demonyo nga yun eh. Kasing Satanas ay niya. Eh alam naman po natin Satanas siya eh. Manunukso naman po talaga siya, di ba po?
Manlilin lang naman po talaga siya. Sinungaling po siya. Manluloko po siya. At wala naman po siyang role sa buhay niya kundi po talagang tuksohin tayo. At tayo po ay ilayo sa Diyos. Eh, kumusta po tayo? Alam naman po natin, binigyan tayo ng ng mga kapahayagan ng Panginoon, ng pagtuturo ng Panginoon. At alam po natin, sa pamamagitan niya, kung ano po yung tama. Pero, sisisyan tayo, ay kasaya na pong Satanas. Lagi yung mami-mention, bida na ako na naman. Bida ko kayong benanini. Ala, yung balo sabihan nung alwaya ako. Yaku. It's true na yun po ang kanyang role sa buhay natin. Di po ba? Pero, yun nga po eh, yun po yung pagkakataon kay Adan nung pong siya po ay tinanong ng Panginoon. Ang pagpapakumbaba po sa kanya na sabihin niya, Panginoon, nagkamali po ako. Nakalimutan ko po yung sinabi mo sa akin. Patawarin niyo po ako. Pero sinantabi niya po ang lahat ng yon. Nag-focus po siya sa sarili niya. Di po ba? Sarili niya, I need to save myself from this situation. Kailangan meron akong masabi. Kailangan meron akong masabi para makalusot ako sa sitwasyon na to. This is not the response that God wants from us. Amen. Kahit ano pong sitwasyon to, asawa po natin, anak po natin, sino man po ang pinapahintulot ng Panginoon sa atin. And I would like to share this. I've read this from one article. These are reasons po daw kung bakit ang isang tao ay nagja-justify siya or nagbe-blame siya. No po? Bakit mahilig siyang manisi? Bakit mahilig siyang magturo ng kanyang daliri sa ibang tao? One, because that person wants to explain why it happened. Kunwari po sa isang student, bakit ka na-late? Ang sagot niya po sa amin, Pastor. Kasi po, ma'am, yung jeep pong sinakyan ko, tutok ng nepong tutok ng kareng kanto. Tumitigil po siya ng kanto po. O natural, ano ba siya? Eh di jeep siya. Passenger jeep, hindi po ba? Instead of the student saying, ma'am, sorry po, hindi po ako nagising ng maaga. Ang sagot po niya is, ma'am, kasi po yung jeep pong nasakyan ko, lahat po ng kanto, tinitigilan niya po. Lahat po ng pasahero, hinihintay niya. Kesa sabihin niya na, ma'am, sorry po, na-late po ako ng gising. No po, minsan sa kanan, di pa itang alarm clock. Hindi po daw nag-ring yung, nag-sound yung alarm clock. Nakatulog po. Ano po? So, nakakatawa po, di po ba? Tinatawanan natin, pero we do it. We try to explain why something happened. Even sometimes, it's becoming irrational. No po? Hindi na po siya justifiable, katawa-tawa. Pero, kailangan nating magpalusot. And sometimes, we want to attack someone. Kaya nagbe-blame tayo. Like what Adam did, di po ba? Ang inatake niya, si Eva. Si Eva naman, ang inatake niya ay yung ahas na mapaglinlang. Di po ba? So, yun po yung ating mga ano. And then, it's a great defense mechanism actually. Ang defense mechanism po is marami po yan. We project, no, that we are good, we are right, we are okay. And sometimes we displace. May tinatawag pong displacement. Alam niyo po yung lumilipad na mga platito at mga baso na susuntok na mga pintuan, nasisirang mga gamit. We displace. And it's an easier way para tayo po ay makalusot. And the last one is, totoo naman po kasi eh, it removes us from inhibitions. Ano po yun? Yung para po magawa po natin na, kunwari po, oy, hindi mo dapat gawin yan. Pero dahil nga po biniblame natin yon sa sitwasyon, sa ibang tao, sa Diyos, o kung kanino man, it removes us from that inhibitions. That's why, pwede po natin gawin kung anong gusto natin. Migwala ka, mingulisak ka, di po ba? Nanira ka, nanuntok ka. It removes us from that inhibitions because we want to justify. Hindi po ba? Kasi nag-justify po tayo sa ating kamalian. Kunwari po, may nagalit sa iyong tao. Dahil ganun po ang kanyang ginagawa. Sige, poprovoke na nakang poprovoke. Hindi po siya tumitigil.
tapos nag-respond ka, nagalit ka, nakita ng ibang tao how you reacted and all. Ano po ang mangyayari dun sa sitwasyon na yon? Parehas po kayong titignan eh. Hindi po ba? And syempre ring Marites, depende po sa kanila, sa perception na nila, kung interpretation nila kung sino ang tama o mali, kung sino ang kakampihan nila. Pero yung reaction po natin, di po ba, hindi po tayo yung nagbabanal-banalan at nagsasantu-santuhan, no po? Pero it is expected from us as Christians to behave that way. Ang pinakamasakit pong tira nila sa atin is, Kristiyano ka pa mo. Na pong kasakitan eh, Kristiyano ka pa mo, ada po agad, di ba po paso? Pero minsan po, talaga namang, sabi ko nga po, yung word na makasulaso. Minsan po talagang hindi mo na siya ma-describe kung anong sitwasyon, kung anong klaseng ugali meron. And yung pong, ano po natin, immediate, yung ating mga reactions, yung pong ating mga, anong tabo, kung baga po, reflexes, yan. Bigla po. Impulses. We committed. Guilty po tayo doon. Pero ang nais pong makita sa atin ng Panginoon is, Lord, sorry po. I'm really sorry. Baliyo po, wali ko masasari yan. It's not my intention. Kaya lang may burst out ko. Lilwalya po itang monster. And you are surprised, you'll be surprised na, Lord, dating ko pang makanyan. So what is our response? To bow down before the Lord and say, Lord, I do not like this. It's still alive in me. Kailangan niya pong mati. Kailangan kaya pong ibiyake ako. Because it's not pleasing to your sight. Amen. And whether we deny it, we acknowledge it, sabi po ng Galatians chapter 6, verse 7 to 8, huwag ninyong lilinlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yan din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ating maaaring basihan ng ating mga responses. Ano man po ang ating itinanim, ano man po ang ating naging reaksyon, tayo po ay nagtatanim pa rin. Hindi po ba? And in 1 John chapter 1 verse 9, sabi po ng Panginoon, ano man ito? Sige, nagkamali ka, anak. Nagkamali ka, nasabi mo yan? Nag-express ka ng ganito? Nagwala ka? Sabi po ng Panginoon, kahit ano po, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin na tayo ng Diyos. Lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ito po ang kanyang response, pagsisisi. Hindi po pagsisi. Pagsisisi sa ating mga reaksyon, sa ating mga behavior, sa ating mga isip, ano po. And nais ko po na magtapos sa aklat pong ito ni San Pedro. Tayo po ay magbabasa sa 1 Peter chapter 3 verses 1 and 2. And then we'll jump on 7. Sorry po, nakalimutan kong lagay. And then mag-i-end po siya hanggang sa verse 17. Ito po yung mga responses natin and reminders to all of us. Kasi po, di ba kanina, naalala niya po sa introduction, Adam, binlame niya po si Eva. Hindi po ba? Si Eva, binlame niya po ang ahas. So, gayon po, sabi po ni San Pedro sa atin, gayon din naman, sa paraan na ito, mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa. Upang kung sila'y hindi pa sumusunod sa salita, mahihikayat din sila kahit walang salita kapag nakita nila ang inyong magandang asal. At kapag nakita nila ang inyong pamumuhay na malinis ay at may takot sa Diyos. Instead of us blaming them, our husbands, if
they are not living dun sa expectations po at dun sa habilin ni ng Panginoon kay Adan po. No po, kaya nga po dun sa introduction kanina, hindi po ba si Adan ang kanyang unang sinabihan? No po. So meaning to say, si Adan po ay may responsibility sa kanyang asawa. At bilang asawa naman, sabi niya, weaker, sabi ni po nila, weaker gender. But not weaker in the sense na mahina po tayong mga babae. Ang description po, ang role po kasi ng babae sa kultura ng mga Israeli, even in other cultures, sila po ay mga pambahay. Di po ba? Pambahay. Pero sinabi po ng Panginoon, sabi po ni San Pedro sa babae, magpasakop ka sa iyong asawa. Para sa pamamagitan ng iyong mga gawa, kahit hindi ka man nagsasalita, siya rin ay susunod at kikilala sa Diyos. Kaysa sa mga tuwiran ka ng mga tuwiran, no po, dahil ang asawa ko ay ganito, ganito, Lord, kasi mga tayo, sabi na po Lord, magpasakop ka sa iyong asawa. Na kahit ikaw ay tahimik, pero ikaw ay nabubuhay, na may pagkatakot sa Diyos, siya rin ay kikilala sa Diyos. Amen? And sa verse, ano po, next po, sa verse 7, ito naman po ang tagubilin ng Panginoon sa ating pong mga kalalakihan. Sabi niya po, sa gayon ding paraan, kayong mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhan ng may paggalang ang inyong asawa. Tulad sa mas mahinang kasangkapan. So, weaker side, sabi niya po sa English, but sila po kasi yung mga, yun nga po, tahanan, no pa, ilaw ng tahanan, no po, sila yung mga tao na nagpapasako. Pero sabi niya, kahit na ganon ang posisyon ng babae sa tahanan, no po, sabi po niya sa lalaki, unawain mo, pakitunguhan mo ng may paggalang ang iyong asawa. Hindi niya po sinabing awayin mo kasi butangireyo. Di po? Well, hindi niya sinabi na, sige, magrebelde ka, magwala ka kasi ganito yung asawa mo. Hindi po, sabi niya, nang may paggalang. No po? At sila'y inyong kapwa. Ito po ang napakaganda pong reminder. Sila'y inyong kapwa tagapagmana sa loob ng walang hanggang buhay. Amen? Kaya wag po natin susuuan ang ating mga kabiyak. Kasi sila po ay ating kasama, no po, sila po ay inyong kasama na tagapagmana ng walang hanggang buhay. Gawin ninyo ito at walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Amen? Hallelujah. At sa lahat po ng mga kalakihan, magsabi po ng amen. Amen. Nang may paggalang at pag-uunawa. Amen? At alam ko po, lahat po ng mga sayon ng mga kalalakihan ay may paggalang at pangunawa sa kanilang kabiyak. Amen? At atin pong ituloy ang mga verses po. Sabi po niya, bilang pagtatapos, magkaisa kayo sa atin pong lahat ito at magdamayan. Sabi niya po ha, magdamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging mahabagin at maging mapagpakumbaba. Taliwas po siya dun sa pagsisisi, hindi po ba? Huwag ninyong gantihan ng masama ang gawang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila. Masakit niya po ito. Ne? Susumpa na ako eh. Karakal ng panya. Hindi po ako nagsabi niyan. Sabi po ng salita ng Panginoon. Amen? Sa halip, pagpalain ninyo sila. Amen? O, sige po, sabihin po na, Lord, I bless him, I bless her right now. In Jesus' name. Amen? Ano po ang kaakibat po noon? Ano po ang kasama niya? Sapagkat ito ang dahilan ng pagtawag sa inyo. At ano po ang kasama niya? Kayo'y tatanggap ng pagpapala. Amen? Hallelujah. Oh Lord. Pwede po natin sabihin,
You know, in the world, they would say you're crazy. Oh man, di ba po ang salita po niya? She's cursing you, he's cursing you, accusing you of many things. Pehamak na ka. Na po, ikay pepalto ng maro, ning karakalpin niya bi. Pero sabi po niya, huwag niyo susumpain ang mga taong sumusumpa sa inyo, sa halip pagpalain ninyo sila. Amen? At tayo'y tatanggap ng gantimpala, pagpapala. And sige po, next slides po. Sapagkat nasusulat, sino mang nagpapahalaga sa buhay at nais makakita ng mabubuting araw. Ito po ang ninanais natin. Hindi po ba? Pagpapahalaga sa buhay, makakakita ng mabubuting araw. Ang dila'y pigilin sa pagsasabi ng kasamaan. At sa kanyang labi, dapat walang panlilinlang. Lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya ang kapayapaan at ito'y kanyang sundan. Amen? Seek peace, sabi niya po sa English, and pursue it. Hanapin mo ang kapayapaan at yan ang iyong sundan. Amen? Hallelujah. Sige po. At sino man ang gagawa ng masama sa inyo, kung nagsisikap kayong gumawa ng mabuti, subalit magdusa man kayo dahil sa paggawa ng mabuti, pinagpala kayo. Amen. Huwag kayong matakot at huwag kayong mag-alala sa maaari nilang gawin sa inyo. Sa inyong mga puso ay italaga ninyong si Kristo bilang Panginoon at lagi kayong maging handang magtanggol. Ito po yung totoong pagtatanggol. No po. Lahat, lagi kayong maging handang magtanggol sa harap ng sinumang humihingi sa inyo ng paliwanag tungkol sa pag-asang taglay ninyo. Hallelujah! Hindi po pagtatanggol ng ating sarili, kundi po yung pag-asa na mayroon tayo sa Diyos. Amen? Pag-asa na tayo rin ay magbabago, pag-asa na sila'y magbabago, pag-asa sa Panginoon. Lagi kayong handa na magtanggol nito. Amen? Hallelujah! Thank you, Lord. Meron pa po siya? That's the last slide. Hallelujah. Thank you, Lord. Nawa po, alam niyo po, ang mensahe po ng Panginoon na ito ay hindi po tayo idiktik. Ibinigay niya po ito upang tayo po ay mapalaya. Kasi hanggang nagsisisi po tayo, sinisisi natin sa ibang tao, ano man ang ating kinalalagyan ngayon, ano man po ang ating sitwasyon ngayon, ano man po ang ating pinagdadaanan, we will not be free. Hindi po tayo lalaya. At patuloy po tayo na magsisisi, sisisihin ng sisisihin, hanggang malampasan po natin kung ano po ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Nais po nating maging malaya. Let's come to the Lord. Magsisi po tayo. We committed mistakes. Let's come to the Lord. I-acknowledge po natin na ginawa po natin yan. Sinabi po natin yan. Ano po? Nag-react po tayo, nag-respond po tayo. We come to the Lord and we confess it to the Lord. At tayo po ay magsisi. Amen. Nawa po tayo po ay napagpala po sa salita po ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At ingin po natin ang katahimikan pong ito sa presensya po ng Panginoon. At atin po na buksan ang ating mga isip, ang ating mga mata sa Panginoon, ang ating mga tenga, kung ano po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Isang bagay po ang tumimo sa akin, and hindi ko po maalala kung kailan yan, pero one of the things na naituro po sa atin ng ating mga pastor, that God is not after who is right or wrong. He is always after our responses. He is after us.
kahit na tayo po ang tama, tayo pa rin ay magre-react, magre-respond sa Panginoon in humility. And never brag to people that we are right. Tayo yung tama. Hindi po ba? At lalo na po kung tayo po ang mali. Ang hiningi po sa atin is magpakumbaba. Tayo po ay humingi ng tawad. Tayo po ay humingi ng dispensa. At lalong-lalo na po tayo po ay humingi ng tawad sa Panginoon. Because when we hurt people, we are hurting the Lord. Kasi hindi po tayo sumusunod kung ano yung dapat. Amen? Hallelujah. Lord, this is not easy. Lalo na po pag alam namin na nasa tama po kami. Lalo na po pag alam namin na wala kaming kasalanan. Hindi po ito madali, Panginoon, pero alam po namin na wala kang tinuturo sa amin kundi yung kami po'y manatili na mapagpakumbaba. We are meek. We are humble, Lord God. We do not retaliate, Lord. Di po kami gaganti sa salita, sa mga aksyon. At nawa, Panginoon, sa aming pong relasyon sa iyo, sa level ng aming relationship sa iyo, Panginoon, wala na po kami doon sa mga strategies, yung po mga bagay na wala kaming ginagawa kundi isisi sa iba ang aming mga pinagdadaanan, ang aming mga nararanasan. Hindi namin isisisi sa iba kung bakit ganito po kami, kung bakit kami nagalit, nagagalit, kung bakit kami nag-react ng ganyan. But to look into your heart, Lord, to see you, sa lahat ng sitwasyon na ito, ikaw ang nangingibabaw at nagahari, na ikaw ang tanging makikita namin at mauunawaan kung bakit niyo po ito pinahintulot. Because you are building your character in us. You are building your life in us, Lord. You are teaching us to be like you, to have the fruit of the Holy Spirit, Lord God. Ikaw, Panginoon, ikaw. And we are so privileged, Lord, that you are so mindful of us. Kami po nagawa lamang sa alikabok. And yet, you share, Lord God, you share to us kung ano ikaw, ang puso mo, kung ano ang iyong karakter, na nais mo rin, Panginoon, na ibahagi sa amin. At maging kaisa kami ng iyong puso at maging kawangis ka namin, Panginoon. If you find anything, Lord, any thoughts in us, any hurtful feelings, Lord, any hurtful emotions, O God, mga bagay na nais namin gawin because we are angry, because we are hurting, because we are offended, Lord, we offer them to your altar because this is not the way you want us to react and respond. This is not the way you want us, Lord, to act, Lord. All you want from us, Lord, is you, your life, your heart reigning in us. Father, we subject ourselves sa iyong pong disiplina, sa iyong pagtuturo. Kahit masakit, Panginoon, hayaan mo pong buong puso naming tatanggapin ang lahat ng pagtuturo mo sa amin. Hanggang mawala at wala nang matira na kahit katuldok na rebellion sa puso namin. There are times na nais kumawala ng aming mga laman. Pero Panginoon, sa mga pagkakataong yon, dalangin namin na ikaw ay dumating ng dali-dali at kami po'y paalalahanan mo
na ikaw ay nabubuhay sa amin, na ikaw ang aming buhay, na ikaw ang aming Diyos. Salamat po sa araw pong ito, sa umagang ito. Salamat po sa iyong mensahe. At nais po namin na kaming lahat, O Diyos, ay magkaroon ng pagsisisi sa aming mga puso, sa aming mga kalooban, Panginoon. Ano man ang ipinapahayag mo sa amin na dapat po namin na ialay sa iyo at hingin ng tawad at aminin sa iyo, Panginoon, instead of us blaming, pointing our fingers to you, to our loved ones, to others, Lord, and even to your enemy. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Dumating po kayo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka po namin. Hallelujah. Thank you, Lord. I wanna take your word and shine it all around. But first help me just to leave it alone. And when I'm doing well, help me to never see the ground for my reward. Oh,
You are our reward, Lord. You are our reward, O God. Thank you, Lord, as we respond to you. You are our reward, Father. And we know that you are adding yourself to us when we respond to you, Lord God, in humility. Thank you, Father. We bless you, Lord. In Jesus' name. Praise God. Tayo po'y nasa pagkakaloob. Amen. Shall we respond to the message this morning? Kung kasama niyo po ang inyong asawa, anak, shall we say sorry? Come on, do it now. Sorry. Forgiven. Come on. Let's humble ourselves. Sa iyong anak, asawa, kapamilya, sa iyong kapatiran. Amen. Thank you, Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Ang aming pagsisisi ay sa iyo, sapagkat sa iyo kami unang nagkasala, Panginoon. At salamat sa iyong pag-ibig, katapatan, kadakilaan. Inako mo ang lahat upang kami mapalaya. You have removed the shame. You have removed the condemnation. And now we are free in Christ Jesus. Father, as we give, receive the tithes and offering. Ito po'y bunga ng iyong malasakit. Walang hanggang pag-ibig, pagtsatsaga, katapatan, at lahat ng mabubuti na nasa iyong puso. Salamat, Panginoon, sa kalusugan, kalakasan. For it is you who gives us the ability, the power and strength to make wealth. It is all because of you, O God. And we humbly give. We give cheerfully. We give generously, O God. Because, Father, ang iyong pong sinabi, O Diyos, iyong bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapalang puno, siksik, liglig, naguumapaw hanggat walang paglagyan at iyong sasawayin ang maninira, O Diyos, ang mananalanta. Because we have obeyed, we have given you the first, we have given you the best offering, O God. At yan po ang aming pagsunod. And so receive the offering this morning, Father. We thank you, O God. And as we give, Lord, we also give our united prayers, O God, to those who are faithful and generous, to the obedient and faithful ones. God, break the yoke of financial debt. Lord, sawayin mo po ang mga pumipigil sa pagpapalang ng that open heaven, O God. Because you said you will transfer the wealth of the nations to your church, O God. The wealth of the sea shall be converted unto thee. Father, rebuke the devourer as we receive our great inheritance, O God, from your great hands, Lord. Thank you, God. Break the yoke, Lord, of financial poverty and lack. Let there be always an oversupply, an overflowing of supply from heaven, O God. Financial freedom, Lord, in the name of Jesus, that in this church, O God, there will always be plenty of provision, Father, in the name of Jesus. And Lord, we give you all glory and praises. In Jesus' mighty name, amen. Tayo po'y magkaloob. Of sin and darkness, love is mighty.
Dakila ka po namin patuloy na pinararangalan, O Diyos, at patuloy nawa nababantayan namin ang aming mga pagtugon sa bawat sirkumstansya, sa bawat sitwasyon, Panginoon, na pipiliin namin ang desisyon, nangingiti ka, masisihan ka, mapaparangalat ka, maluluwalhati ka, O Diyos, at patuloy na namin pong we will stop this foolishness, Lord, to blame others, to blame Satan, and even to blame ourselves. But Lord God, we focus upon you and we fix our eyes, our hearts upon you. And we receive, Lord, sa aming pong pansamantalang pag-iwayawalay, ang pagpapalang mula sa iyong kaharian. Righteousness, peace, and joy be with us all. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and everyone will say, Amen!